Mas ganado ako magtrabaho ngayon yung nakilala ko na yung tunay kong ina. May masamang balita tungkol sa iyong ina. Kinidnap siya ni Socrates. Ano? Ang dapat mong gawin, Gabriela, patayin mo si Socrates. Gabriela, huwag! Gabriela, huwag! Inay, umalis ka dyan! Huwag, Gabriela, huwag! Siya ang tunay mong ama. Si Socrates. Socrates. Siya si Emma. Ang panganay nating anak. Noong tagal na wala sa atin. Gabriela, huwag! Gabriela! Kung totoo nga yung sinasabi niyo, ang daming tinago sa akin ng kapatiran. Nihihirapan ako tanggapin. Ikaw. Ikaw ang tunay kong ama. Isang kriminal? Hindi totoo yan. Hindi siya kriminal, Gabriela. Mabuti siyang tao, anak. Mabuti siyang tao. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit sila nagkakagulo ni Wakan. Pero isang bagay lang ang nasisiguro ko. Hindi siya masamang tao. Wala siyang kasalanan, anak. Totoo ang lahat ng sinabi ng nanay mo. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, ipapaliwanag ko sa'yo ang lahat-lahat, ang buong katotohanan. Paano mo papatunayan sa akin? Tatay mo ako. At anak kita. Kailanman ay hindi maghahangad ang isang magulang na mapahamak ang kanyang anak. Lumayo ako noon. Hinangad kong patayin si Wakan. Pero ang lahat ng iyon ay ginawa ko ng dahil sa mga mahal ko sa buhay. Dahil yun sa'yo, Gabriela. Dahil mahal kita. Anak! Gabriela, bigyan mo siya ng pagkakataon na maging ama sa'yo. Nagawa ko lahat yun dahil sa tindi ng pagmamahal ko sa inyo. Salamat po ko na. Ang sabi ni Ulysses, kailangan daw nilang protektahan si Gabriela mula sa mga sudama, kaya itinakas nila noon.
Naniniwala akong mabuti ang layunin niya. Socrates, tungkol kay Elias, hindi ko tunay na anak si Elias. Inampon lang siya ni inay. Hindi ko siya anak sa ibang lalaki. Kahit kailan, hindi ako nagtaksil sa'yo. Kahit kailan. Naniniwala ako sa'yo. Salamat. Mahal kita, Elvira. Importante ang dahilan kung bakit ako nakipagkita sa'yo ngayon dito. Ano yun? Tungkol kay Wakan. Hindi dapat malaman ni Gabriel ang buong katotohanan. Rokokan, Cedric. My team. Thank God nakabalik kayo na maayos. Siyempre naman, Supremo. Oh, kumusta ang lakad niyo? Na paano yan? Wala ko, Prof. Huwag niyong pansinin to. 5 stitches lang. Gusto ko nga mga 10 eh. Anting-anting ni Dato dumalugdog. Pero bakit isa lang ito? Pasensya na ho kayo, Supremo. Hindi ho namin nakuha yung dalawa eh. Natakasan kami ni Victor. Hindi vale. Ang importante ay nakabalik kayo ng ligtas. May ibang pagkakataon pa naman. Good work, everyone. Good work. Thanks, Prof. Dumalugdog. Ipinagmamalaki ko itong anak nating panganay. Bukod sa maganda na, mabait at matalino pa. Sino ang mag-aakala na siya pala ang maghahanap ng Asian treasure at lahat ng mga anting-anting. Socrates, maganda naman itong bahay na tinitirhan mo ngayon. Sa ngayon ay hindi pa ito natutuntun ni Wakan. Pero nakadepende pa rin yan kung anong paniniwalaan ni Gabriela. Anong ibig mong sabihin? Alam kong hindi magiging madaling tanggapin para sa'yo. Ang sasabihin ko tungkol sa taong pinagkakatiwalaan mo. Si Professor Wakan? Bakit naman ako hindi magtitiwala sa taong naging tapat sa kapatiran? Gabriela, kailanman ay hindi naging tapat sa kapatiran si Wakan. Ano? Si Wakan ay hindi tunay na miyembro ng kapatiran dahil si Wakan ay isang sudama. Imposible yung sinasabi mo. Socrates, anong kalokohan yung pinagsasabi mo? Ang sinabi ni Professor Wakan,
ikaw ang kalaban. Nagkakamali ka, Gabriela. Pinaniwala ka niya sa mga kasinungalingan niya dahil gusto niya ang pagtakpan ng tunay niyang kulay. Na isa siyang sudama. At paano ka naman nakakasiguro? Kagaya ninyo, tinitingala ko rin noon at pinagkakatiwalaan si Wakan. Nakitaan ko siya ng katapatan sa kapatiran at sa layunin itong protektahan ng Asian Treasure. Madali kaming nagkasundo ni Wakan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, natsyempohan kong nag-iisa si Wakan. Nakita ko sa mukha niya na parang may tinatago siya. Kaya't sinundan ko siya. Nakita ko si Wakan kasama ang iba pang mga sudama sa isang ritual. Nakita kong ang katapatan niya ay hindi sa kapatiran, kundi sa sudama. Pero nahuli ako ni Wakan na nagmamasid sa kanila. At pagkatapos nun, lumapit ako sa ibang miyembro ng kapatiran at sinabi ko sa kanila ang mga nadiskubre ko. Parang imposible. Baka hindi ka paniwalaan. Kayo ba naniniwala ba kayo sa akin? Pero hindi nila ako pinaniwalaan. Nung gabi rin yun, ipinasunog ni Wakan halos buong barangay ang mga kapatid natin sa kapatiran. At sa akin niya ibinintang ang krimen na yun. Pagkatapos nun, ay dinakip na ako ng mga pulis. At sa akin niya ibinintang ang krimen. Hindi ko naman ginagawa. At dahil na rin sa bintang na yun, nawala na ng tiwala sa akin ng mga miyembro ng kapatiran. At magmula noon, wala na silang pinaniwalaan sa mga sinasabi ko sa kanila. Pero kaibigan siya ni Lolo Lien. Sa kanya ako itinuro para humingi ng tulong. Wala siyang ibang ginawa kundi protektahan ng mga anti-anting labon sa mga sudama. Hindi totoo yan, Gabriela. Ginagawa niya lang ang lahat ng yan para sa pansarili niyang layunin. At hindi para sa layunin ng kapatiran. Pero anong silbi namin sa layunin na yun? Ang sabi ni Ulysses, ang sabi niya, si Gabriela daw ang susing hinahanap ng mga sudama. Elvira, gagamitin niya lang naman kayong lahat eh. Ginagamit niya lang tayong lahat. At kapag nakuha na niya ang lahat ng mga anting-anting, ang 10 anting-anting na yan, at nakuha na niya ang Asian Treasure, Gabriela, ikaw na ang gagamitin niyang susi. At kapag wala na siyang pakinabang sa'yo, papatayin ka na niya. Ikaw at ang mga kasamahan mo. Diyos ko! Sa simula't simula pa, nakikipagsabwatan na tayo sa kalaban natin? Pinaniwala niya akong para sa mabuting ginagawa ko. Sinugal ko yung buhay ko, makuha ko lang yung anting-anting. Ilang beses na bang nilagay sa peligro yung mga buhay namin para sa kasakiman niya? Napakawalang yan niya talaga. Anak, mas mabuting nalaman natin ang buong katotohanan hanggat maaga kaysa mahuli pa ang lahat.
Kailangan masabihan ko sila, Elias. Wala kang dapat sabihan ng nalalaman natin, Gabriela. Walang dapat makaalam ng lihim ni Wakan. Pero mapapahamak sila kapag hindi ko sabihin sa kanilang totoo. Lalo silang mapapahamak pag nakarating kay Wakan na alam na natin ang lihim niya. Hindi lamang ang kaibigan mo ang inaalala ko, Gabriela. Pati ang papa. Ang lolo Julian mo. Hindi kaya may kinalaman din si Wakan sa pagkawala ni Lola? Ngayong natuklasan na natin ang tunay niyang kulay, mahigpit ang suspecha ko na may kinalaman nga siya sa pagkawala ng lolo Julian mo. Kapag nakarating kay Wakan, na alam na natin ang kanyang lihim, madali na siya makakagawa ng paraan para madispatcha tayong lahat. Kasama ang lolo Julian mo. Katulad ng ginawa niya noon sa buong barangay ng Kapatiran, hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo napapatay lahat. May katwiran ng papa mo. Maaring mapahamak si Clara, ang kapatid mo. Pati na si Pogi. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ituloy mo lamang ang trabahong ginagawa mo sa kanya. Na parang wala kang nalalaman. Paano ko makikisama sa isang ahas? Ngayong alam kong anumang oras pwede niya akong tuklawin. Gabriela, yun lamang ang paraan para masundan natin ang bawat kilos ni Wakan. Para matuntun natin ang lolo Julian mo. Gabriela. How's my girl? Ano nangyari sa'yo? Huwag mong pansin. Tampo ka. Kamusta ka? Nice na. Ituloy mo lamang ang trabahong ginagawa mo sa kanya na parang wala kang nalalaman. Gabriela, nakakuha sila ng isang anting-anting. Ang anting-anting ni Dato Dumalugdog. Magaling ho talaga ang pagkakapili niyo sa mga kasama ko, Professor. Dahil magkakasama tayo. Magkakasama ko talaga tayong lahat dito. Good work, team. Thanks, Prof. Andiyan na yung hinihintay mo. Ang saya nilang tingnan, ano, Lola? Lola? Sinumpong si Clara ng kanyang sakit. Tumalala, may taning na yung buhay niya. Alam po ba ito ni Clara? Hindi pa panahon sabihin sa kanya. Si Mateo? Hindi naman po. Oh, si Mateo! Magandang umaga po, Aling Elvira. Magandang umaga naman. Ano kang inchi ka? Tirik na tirik pa ang araw. Dumidiga ka na. Yan naman. Clara. Para sa'yo nga pala ito. Salamat. Ano parang kakaiba ka ngayon? Yung mga titig mo, may bakas ng kalungkutan eh.
Mukhang magaling ka na, Gabriela. Hindi ka na nakasaklay. Apo. Hindi pa naibabalita sa akin kung ano nangyayari tungkol... Si Socrates ba yung tinutukoy niya? Oo. Dumating ako sa lugar na yung gaya ng inutos niya sa akin. Pero... wala akong nakita na kahit na ano at kahit sino. Nagmanman ako doon. Naghintay. Pero hindi ko nakita si Socrates. At sinabi sa akin ni Lola Miranda na nasa bahay naman pala si inay. Wala palang kidnapping na naganap. Hindi ko ho alam kung saan yung nakuha yung impormasyon niya, Professor, pero... sa tingin ko, hindi ganun ka-reliable ang source niyo. Baka nga... mali lang ang informant ko. An honest mistake. I'm glad your mother is safe. Natutuwa ako. Ako rin po. Sinisiguro ko sa'yo hindi ka magtatagumpay na mapatay ang itay ko. Noon, si Lola Miranda yung nag-aalaga sa akin kapag nagkakasakit ako. Ngayon, nandiyan na si Nanay. Tapos nandiyan pa si Ate Gabriela. Sarap pala ng pakiramdam kapag napapaligiran ka ng mga tao na nagmamahal sa'yo. Kanina ka pa walang imik dyan eh. Ano na naman yan? Ha? Ikaw, tinanggap ka namin ng mahusay dito. Pagsasamantalahan mo naman kami. At ikaw naman, nagpapasamantala ka. Kuya, bigyan mo naman kami ng kahit konting privacy. Wala privacy! Privacy! Magtutukaan na kayo eh! Konti na lang eh! Kuya, hindi na ako bata. Alam kong ginagawa ko at alam ko hangganan ko. Tara. Ikaw eh. Ikaw ang may kasalanan na to. Elias. Sinabi sa akin ni Lola Miranda kanina lang. Alam kong may taning na ang buhay ni Clara. Problema ba, Ingrid? Nanghihinayang lang ho ako eh. Iisang anting-anting lang kasing nakuha ko, Supremo. Huwag ka mag-alala. Tulad ng sinabi ko, may iba pang pagkakataon para makuha natin ang dalawa pang anting-anting na nasa Sudama. Paano naman ho kayo nakakasiguro sa pagkakataong sinasabi niyo? Trust me, Ingrid. Trust me. Buo naman ho ang tiwala ko sa inyo, Supremo. Maasahan ko ba ang sinabi mong yan? Mananatili ka kayang tapat sa akin hanggang sa huling sandali ng misyong ito. Opo, Supremo. Makakaasa mo kayo. Ngiti-ngiti ka pa dyan, ha? Patapik-tapik ka pa dyan, ha? Traidor! Kunwari ka pang concern sa nanay ko, gusto mo lang naman patayin yung tatay ko! Gusto mo pa? Ako yung pumatay sa kanya, ang kapal din naman ang mukha mo, no? Gabriela, konting pasensya, iha. Konting control. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang pagpasensyahan yung wahan na yan.
Isipin mo na lamang na ang lahat ng ito ginagawa mo para sa lolo mo. Para sa muling pagsasama ninyo ng lolo Julian mo. Okay. Sige, para kay lolo Julian. Aling Biding, nakita niyo ba si Clara? Hindi eh. Salamat po. Bibitin tayo dyan. Buti pa, kumuha ka. Hindi, ayoko na talaga. Pare, si Ilyas, marating. Ilyas, hinahanap mo ba utol mo? Nakita niyo ba si Clara? Hindi kami ano, paano nawawalang kalabaw? Hanapin mo utol mo sa ospital. Total, doon mo naman siya laging dinadala eh. O baka dapat, sa punerarya na lang niya hanapin. Tama! Kumusta ba, Ilyas? O baka dapat, sa cemetery na lang. Huwag niyong ginagawang biro yung kapatid ko. Wala nang yama sa mo.